Magandang buhay mga Repa Peeps. So nagbabalik ako ngayon para sa panibagong YouTube video. So sa video ito guys, ibabay-check lang natin itong Summit Revelator. Ayan. So bagong-bagong dating to guys, ayan no, mai-inlove ka sa itsura nito, mapapasana all ka na lang. Ayan. So bago ko simulan ng bike-check videos, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga panibagong YouTube video. Ayan. Ah, gumagawa nga pala ako ng bike check videos, bike repair tips, at unboxing. Ayan. Paminsan-minsan, gumagawa rin ako ng aking vlog sa pagbabike, syempre sa gala-gala. Ayan. So, ano pang hinihintay natin, guys? Simulan natin ang bike check ito. Ang ganda talaga. Summit Revelator. So, mga Repa Peeps, ayan ang ating ibabike check, ang Revelator. Nagawa ng Summit. So, sisimulan natin syempre sa kanyang frame. By the way, highway guys, itong bike na binabike check natin ay size 29. First time ko makakapag-bike check ng ganitong bike na ang frame guys ay size 15. Kita nyo naman, napakaliit ng frame na to. So, kadalasan na mabike check natin is 15.5. So, sa mga na maliliit na tao dyan, so 5 foot pataas. So, ito na ang pagkakataon nyo magkaroon ng 29er na bike dahil ang baba ng top tube niya talaga, ng seat tube niya, size 15 niya. So, kung doon nagkakamali, nasa pagitan yata ng small yan or kaya extra small. At kung mapapansin nyo guys, yung pintura ng ating frame ay matte black. So, hindi ko alam kung ba't ako in love na in love sa matte black guys. So, matte black dito, then dito, matte red. Ang ganda talaga guys. Tapos, kung titingnan mo, smooth welding dito. Then, smooth welding din dito. Ayan. At ito naman ay gawa sa alloy 6061. Kaya meron ka dito makikita ang uod ng pagkaka-welding. Kadalasan naman yon. Pero kung wala itong pagkaka-welding, carbon yon. So, since meron tayong uod ng pagkaka-welding dito, ayan, aluminum alloy. Ayan, napakaganda. Then, dito sa top tube niya, guys, meron siyang double-sided lang to eh, ng Summit. Palagay ko plastic to. Ito yan. Logo ng Summit. Tapos, tapered ang ating head tube. Sinukat ko ang haba ng head tube niyan guys. Naliliitan ako. 95 millimeter lang yan guys. Ang cute oh. So, sabi nga nila, ang cute ng bike mo. Ayan. Tapos, meron dito ang Revelator. Yung mga decals niya dito, hindi siya water decals guys. Pintura siya. Ayan. Kagaya na itong Revelator dito. Itong hand-painted welded Revelator dito, professional edition. Ito nga pala guys, top tube, napakalapad nito guys. Ang lapad din, pakitid na rito. Tapos, kung mapapansin nyo, meron siya ditong triangle. Ayan, pampatibay yan. Kasi, mababa yung top tube saka itong seat stay. Ayan o. So, siguro mga nasa 60 or 50 millimeter ang taas nito. Ayan. At syempre, walang bridge. Again guys, matibay ang frame kahit walang bridge. Hindi yan gagawin at hindi yan papasa sa quality control kung yan ay hindi matibay. So, bladed itong seat stay natin. Hanggang dito siya bladed, hanggang dito. Nandito pabilog na siya. Ayan. Kasi kaya pabilog yan kaya para ma-welding dito. Na may nakalagay na Revelator. Ayan, ganda nito guys. So, tapos pabuka. Meron pa siyang space dito, isang daliri. Ayan. Tapos may space pa rito. Din dito naman sa chainstay guys, malapad to na merong kanal. Kaya parang ano, parang yupi. Tapos wala siyang bridge pa rin. Pero meron ako nakikita doon na cable. Yung stopper dito. Yung housing stopper. Ayan, pwede mo lagyan niya ng FD. So, pwede mo lagyan to ng another chainring kasi removable chainring naman yan. At meron dito nakalagay na Summit. So, dito dumaan yung kable ng RD. So, kung mapapansin mo dito, bukang-buka tong seat stay sa chainstay. Yan, kasi nasa loob yung hydraulic caliper. At ito, kinagandaan ito guys. True axle ang ating frame. Oh. Ayan o. Oh. Hindi yan false. True yan. Ayan. Ang gondo nito guys. Promise. Tapos, syempre, meron lang lalagyan na malamig na malamig na beer. Bahala ka kung gusto mo tubig, Pocari Sweat, Gatorade, etc. Tapos, may nakalagay dito, Genil Design. Parang ano, Genil
Ayan, di ba? Oh, ayan. Tapos, ang shape nitong down tube niya, guys, hindi kumawari. Ayan, ang lapad nito. Ang lapad niyan, guys. Ako, titignan mo sa ilalim. Tapos, pakitid na rito. So, pwede ko itong iyan sa ano, sa parang triangle na siya. Ayan. Or pwede rin pa cone. Pwede rin cone. Ayan. Mahina tayo sa shape eh. Tapos ito, internal cabling tayo guys. Isa, dalawa, tapos may bakanting isa. Hinihintay niyo yung forever niya. Ayan. So ito para yun sa FD. Ito preno. Tapos ito RD. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So naka-internal na lahat. Hindi mo na po problemahin na magpapakabit ka. Ayan. At integrated ball bearing yan guys. Ayan, ang ganda ng frame niya pa. Frame pa lang, panalo ka na, palong-palo. Ayan, no? At ito tayo ngayon sa suspension fork niya. Ayan, air fork ang ating suspension. Na may manual lockout. Ayan, manual lockout na naka-fine tuning yan. Hindi yan close-open lang. Ayan, close. Tapos ito open. Pwedeng half, pwedeng 1/4, pwedeng 1/8. Ayan, yung tigas ng iyong pagkaka-bounce. Tapos syempre, meron tayo ditong air valve cover, dito nilalagay ang ating hangin. So, may pambomba talaga ng hangin dyan. Yan. Aloy ang crown, aloy ang arc, aloy ang lower. Yan. Siyempre, may sticker yan na Sagmit. Ayun, ang tatak ng ating air fork guys is Sagmit Evo 2. Parang kotse ha, Evo ha. Ayan, may nakalagay dito kasi guys, so Evo 2. Yan. At ito, magugulat kayo guys. Nakasulat dito travel 100 mm, pero sinukat ko ang kanyang stanchion mula dito hanggang dito 130 mm. So mahaba siya kumpara dun sa mga nakikita natin na nakalagay sa mga built bikes. So palagay ko pwedeng-pwede na to ipantalon sa trail. Yan. Tapos yan, meron siyang rubber na indicator ng sag. Yung sag yung travel ng stanchion. At ito pa ay naganda guys. 32 mm yung stanchion niya. So mataba na to. Ayan. So iba natin nakikita kasi mapayat lang siya. Ayun, ganda no? At ito pa yung kinaganda nito guys. True axle ang fork. Oh, di ba? True axle ang frame, true axle ang fork. At sigurado ko, true axle ang ating hubs. Ayan. Kasi true axle ang ating fork sa frame, kaya ang hubs natin ay true axle. At nasa hubs na rin naman tayo. Ang hubs natin ay Sagmit. Uy, mukhang pure Sagmit yata itong ating binabarkit. Sagmit Evo 3 ang tatak ng ating hubs. So kung may Evo 2, malamang may Evo 3. At sa malamang baka magkaroon ng Evo 4. Ayan. Ang kapal na to guys. Ayan, kapal oh. Ayan. Siguro halos 3/4 nito. Halos 3/4 nito yung kapal nitong katawan na to. Tapos itong nakikita mong puti guys, parang laser engraved siya. Hindi ko makapare guys, hindi ko makapa eh. Pero para sa akin, parang laser siya. Ayan. Siyempre, alloy yan. Sealed bearing, Lodi. Na ang cup niya guys ay alloy. Alloy yung cup nung ano, nung sealed bearing. Tapos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating spokes. Bakal ang ating spokes. Ayan. Siyempre guys, nakalimutan ko. True axle din yung hubs natin ha. Kasi true axle yung fork. Hindi ko alam paano binubuksan yan. Bahala na. 32 yan. 32 holes. Ang ating spokes guys ay bakal. Ayan. Tapos ang ating rims ay double wall alloy na may tatak na WTB. Ayan. WTB STX I-23. 29er. Hindi ko alam kung ano yung STX I-23. Ang ganda pa curve siya guys. Pa curve. Mga 20 mm to. Hindi siya yung pataas. Backurve siya ganun. At ang gulong natin guys ay CXT Patrol. Ayan. So pag ginamit mo to sa gabi ha, baka kalain na patrol ka. Nagpa-patrol. 24 oras. At ang size niya guys, 29x2.40. Lapad. Ang lapad nito guys. Tapos yung tusok-tusok niya dito sa gulong, ang laki. Ayan. So ready na to talaga. So kung mahihilig ka sa adventure, pwedeng-pwede sa itong Sagmit Revelator. At syempre sa kabila, ang hubs natin, ganun pa rin, Sagmit Evo 3 na true axle. Wow, true axle yan. Ang ganda oh.
Siyempre, seal bearing din yan. Kung doon ko lang kakamali, 4 bearings na yan. Ito, tapos 2 bearings sa harap. Yan. At siyempre, baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims na may tatak na WTB STX I23 na 29er. Ayan o. Tapos, CXT Patrol na gulong 29x2.40. Yan. At dito tayo ngayon. Pakinggan natin yung hubs, guys. Tingnan natin. Uy! Yan. Ganda na tunog, guys. Promise. Makunat siya, makunat. Ayan o. Ganda, ganda naman ito. At bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang dami mong ano rito, speed guys, 12. Balagay ko, marami kang mapupuntahan dito. Yung cogs natin na meron kasi sa likod, nabasa ko. Yan, SRAM Eagle. At syempre, ang RD natin, ayun, SRAM SX Eagle. SRAM SX Eagle. Ang ganda. Okay, so meron siya dito ano, parang naka-kanal na SX. Wow, wiwit to, wiwit. Tapos yung ano niya, guys, yung pulley niya, oversize. Ayun. Napakalaki, guys, oh. Oversize. Tapos itong guide pulley or tension pulley, hindi siya ganun kalaki. Pero mas malaki siya dun sa standard. Ayun. Tapos ito, mas malaki dito. Yan, pinalaki. Ayan, sabi nga nila, pinalaki. Yan, at dito tayo sa kadena. Ang kadena niya, guys, ay Eagle pa rin. So, SRAM. Yan. So, mukhang naka-SRAM group set tayo, oh. Or gear set. SRAM gear set. Yan. Tapos, yung ating crankset, guys, SRAM pa rin. Yan. SRAM SX, 170mm, made of alloy. Tapos, yung chainring niya, guys, removable chainring to, direct mount. So, ang tornillo niya nasa likod tatlo. Pa-triangle yan. Nandito sa likod. Tapos, itong chainring natin, guys, ay SRAM Eagle SX. Bakal to, bakal na narrow wide. 34 feet. Ang ganda na to. Tapos, yung halotech niya, ay halotech. Tama. Yung BB niya, guys, ay halotech. Na ang tatak ay dub. Yan. Naalala ko si Maine Mendoza. Dub. Nagda-dub. Ang ganda, oh. Tapos, eto meron ako dito nakikita, guys, oh. Plus and minus. Siguro para to sa tension nung etong crank arm. Ayan. At may nakita ako dito, guys, oh. Spacer daw to para sa pedal. Ayan. So, kung magkakabit ka ng pedal dito, ilalagay mo muna yung spacer na yon doon sa tornilyo ng pedal. Ayan, kaya meron dito. Una, nakakala ko ano to, eh. Spacer dito sa bottom bracket. Pero buti na lang sinabi sa akin na yan. At dito tayo ngayon sa pedal. Ito yung sinasabi ko. Dito nyo ilalagay, guys, oh. Yung spacer na nandun sa crank arm. Ayan. Pedal natin ay alloy. Malapad. Ganda nito. Lapad nito, guys, oh. So, tatagal din yan. Matibay-tibay din yan. I-maintain lang ng grasa yung loob. Guys, ang seat post nga. Seat clamp nga pala niya, guys, ay made from aluminum alloy. Ang ganda, oh. Yan. At syempre, ang upuan niya ay Sagmit Revelator din. So, kakaiba yung itsura ng seat post niya. Tingnan nyo dito sa may bandang taso. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong seat post. Tingnan, ang cute, ang liit niya. Yung ibang nakikita natin na seat post, bulky. Laki, ang laki talaga. Ito, ang cute, ang liit, oh. Oh, pag ganun lang siya. So, may setback siya. Napakasimple nung pinakaibabaw nung seat post niya. 31.6, 350mm ang haba. At nakalimutan ko din, ihahabol ko na rin. 11 to 50 teeth ang ating cogs. Kakaiba yung shape niya at yung kulay niya dito, yung mga butas-butas niya. At ang upuan natin, yan, ang taba nito, oh. Tapos mahaba. Yan, ang simple ng upuan natin. Sabi nga nila, simplicity is beautiful. Wow! Ang kapal ng po, matigas. Yan, tigas talaga. So, hindi mga ngawit ang point mo dito. Nakaumbok siya, oh. Ayun, tingnan nyo, guys, oh. Nakaumbok dito. Tapos nakaumbok dito. At may hiwa. So, daanan ng utot mo yan. Singawan. Pwede rin dumaan dyan yung ihi mo. Ayan. At syempre, etong stem natin ay 45mm. Made of alloy na may tatak na sagmit. Ang spacer natin, 2 10mm.
ay, ang ganda ng dance cap natin, flat. Ayan o, pwede mo itong ibaba dito. Kung maliit lang ang sasakay. Yeah, pero ako, palagi, lahat ng bike na sinasakyan ko, gusto ko naka bagsak dito, naka-slam. Tapos ang top cap natin, made of alloy din. Yan. Tapos yung ating stem, 700 mm ang haba. So mahaba-haba na yan. Yan, na medyo low-rise siya, kung titingnan mo. Low-rise. Tapos tingnan natin yung may back sweep. Walang back sweep, guys. Yan. Made of alloy yan, na may tatak na sagmit revelator. So itong nakikita mo na parang ano na to, crosshair. So yan yung pang center dito sa stem. Para malaman mo yung gitna. Yan. Ang hydraulic brakes natin, guys, sabi sa inyo, panalo tong bike na to eh. Tayo ay naka Shimano MT200 na hydraulic brakes. Ayan, Shimano. Na three finger yan, guys. Ayan. Pero kung sana makapaglabas ang Shimano MT200 na two finger lang, mas maganda yung mas panalo yun. At ang ating shifter ay SRAM SX. Not, wala siyang indicator, guys. So kung medyo baguhan ka na hindi pa kabisado yung 12 speed, mahihirapan ka dito. Mga ilang araw din bago mo makuha yung 12. Tantsahan to. Dadamahin mo na lang yung bigat ng pedal mo kung anong speed na gamit mo. Eh wala kasing indicator eh. Ayan. Dito tayo ngayon, guys, sa caliper niya. Ayan. Naka-post mount dyan, syempre, kasi made of alloy yung ating lower. Ayan. Na Shimano MT200. At akita nyo naman, ang ganda nung rotor niya. 160 mm. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ko nagkakamali yung ganitong design, SRAM to. Pero wala akong makita ang tatak, guys eh. Ayan. Pero ang ganda ng rotor niya, guys, talaga promise. Para siyang aftermarket na rotor. Hindi siya yung stock na nakikita natin. So dito tayo ngayon sa likod, guys. Ito yung Shimano MT200 na caliper na naka-post mount. Ayan. At 160 mm na rotor. Again, hindi siya mukhang stock na rotor. Mukha siyang aftermarket na rotor talaga. At dito sa taas, makikita mo, ayan, medyo masikip ng konti, pero ginawa ng paraan ng sagmit na finlat niya to compared dito. Ito, kita niyo ang lapad, oh. Ang lapad dito, then pakitid na rito. So, para mas madali tayo may access dito sa tornilyo. Ayan. At syempre, dito sa kabila, ng crank arm, ganun pa rin. Ito, nandito yung butas niya. Yung pagka-hollow tech niya. Hindi kagaya ng iba natin nakikita ang hollow tech, nandito yung butas. So dito, nandito yung butas, nasa kabila yung pihitan. Yung allen, yan, nasa kabila ba yun? Tingnan natin. Yan, o, nandito sa kabila yung allen niya. Yan. So baliktad. Pero walang problema dun. Maganda naman ang itsura niya. Tapos ito, sa SRAM ko lang nakita to, guys. Itong may plus minus na to. Sa SRAM ko lang nakita. Yan. By the way, highway, nakalimutan ko. Dito nga pala, dumaan yung kable ng internal cabling. Ayan. Lahat naman eh. Lahat ng ating binabike check, palaging doon, dumadaan. So, palagay ka, wala na ako nakalimutan dito. Sulyapan uli natin to, guys. Thumbs up. Panalo-panalo tong mountain bike na to, guys. Promise. Mapapasana all ka. So, mga Repapips, ayan. Kinatay yung tenga ko. So, nagkakalaga nga pala, guys, itong Summit Revelator dito sa Taurus Bike Shop. Dito yan sa, guys, sa Marilao, Bulacan. So ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map. Ayan. Ang nagkakalaga nga pala to, guys, ng 28,500 pesos lang. Yan sa cash yun, ha, guys. Ha. At tumatanggap sila dito ng home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan. Ayan. So sa mga nagahanap ng pangregalo dyan. Ayan. So napakasaya na magre-regaloan nyo dito. Malapit na Pasko. Sagmit Revelator. So, sa una-una kita to, akala ko, guys, assemble yung bike. Hindi pala. So, talagang ito, built bike from Sagmit. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Road to 8,000 na tayo, guys. Ayan. Maraming salamat sa mga sumusuport. Don't forget to subscribe to my YouTube channel again, guys. Road to 8,000 tayo. Maraming salamat. Ayan. Thank you. Bye-bye.